Naantala ang flight ng libo-libong pasahero sa Naiya, bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal. At may live report mula sa Naiya si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang sitwasyon dyan? Luchi, napakarami pa rin pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay kahit kaninang alas 12 pa ng tanghali, nag-resume yung mga flights matapos nga ipasara yung runway ng Naiya bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Magdamag na nilinis ng mga kawani ng Manila International Airport Authority ang abo mula sa Bulkang Taal na umabot sa Naiya. Hindi raw ito naging madali dahil umabot sa 1 pulgada ang kapal ng abo sa ibang bahagi ng runway. Ang ginawa ho natin ay dinaanan ho natin ng vacuum yung lahat ng parte na mayroon hong ash deposits. And thereafter, binuguhan ho natin ng tubig using our fire trucks. Dahil sa suspension ng flight simula alas 7 ng gabi nitong linggo, libu-libong pasahero ang naipon at na-stranded sa paliparan. Nag-email naman yung airlines na may flight pa, kaya pumunta din kami dito. Sabi naman, dito namin titingnan kung makaalis kami o hindi. Bandang alas 7:10 kanina, nagdesisyon ng MIA na magbalik operasyon. Pero bandang tanghali na makapagsimulang makapag-operate ang mga airline. Wala raw kasing makalapag dahil puno ang parking ng mga eroplano. Marami din daw kailangang ayusin ang mga ito. Sa ngayon, aktibo pa ho ang Taal. Nakakagawa lang ho tayo ngayon ng ganitong senaryo dahil hindi na ho bumababa rito yung asphalt. Pag nagbago ho, sana man huwag magbago ang ihip ng hangin, baka babalik ho tayo sa square one. Tinatayang nasa 80,000 pasahero sa halos 600 flight ang apektado ng pagsasara ng runway ng Naiya simula kagabi. Pero ayon sa Civil Aeronautics Board, dahil force majeure o natural disaster ang dahilan ng kanselasyon ng biyahe, hindi obligasyon ng mga airline na pakainin o bigyan ng hotel accommodations ang mga apektadong pasahero. Kahit force majeure ito ay inaatasan natin ng airline na ibigay yung lahat ng pangangailangan within their powers, pangangailangan ng mga pasahero. Ayon naman sa DILG, on hold din muna ang mga biyahe ng eroplanong pabalik sa Naiya na galing sa pagsundo ng mga Pilipinong na repatriate mula sa Middle East. Uunahin daw muna kasi ang mga pasaherong nasa palipara na. If the airport can now accept incoming flights, then makakauwi na sila. Yes, mga couple of either one day or mga hours lang siguro yan. Alam mo, Luchi, kung tutuusin, nabawasan na sa lagay na ito itong mga pasahero dito sa Terminal 1. Sa ngayon kasi parang napakabagal ng pag-alis at pagdating ng mga eroplano. Simula alas 12 hanggang alas 4 ng hapon ay nasa 30 flights pa lamang. Pero on ordinary days ay dapat nasa 160 na ito. Mas mahaba kasi yung tinatawag nating turnaround time. Ito yung pag-itan ng mga flights dahil mas mabusisi nga ngayon yung pag-inspection para sa security ng ating mga pasahero. So, simula ngayon hanggang bukas, aasahan pa rin natin na may mga cancellations at mga delays dito sa Naiya. Luchi. Kaibang kalbaryo rin yan talaga. Maraming salamat, Gerard de la Peña.